Gaano nga ba ka-powerful ang prayer na Hail Mary? Mga ka-faith, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta at bumili sa Adrian Milag TV Merchandise Store. Dahil doon, gusto kitang i-feature sa aking vlog, suot-suot ang ating mga merchandise item. Ang gawin mo lang ay ipadala mo, suot ang ating merchandise item sa aking email sa contact@adrianmilag.net. Tuwing ako ay mag-upload ng bagong vlog, expect mo na ilalagay ko ang litrato mo para i-feature ka sa aking vlog. Kung hindi ka pa nakakabili ng ating mga merchandise item, available tayo cash on delivery nationwide sa buong Pilipinas at nagde-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Alam mo ba na sobrang powerful ang Hail Mary? Yes, it is so powerful. At tuwing nagpe-pray ka ng Hail Mary, alam mo ba na the demon's head are crushed, para siyang pinupukpok sa ulo every time na nagpe-pray ka ng Hail Mary. At sobrang hate niya ang Hail Mary. Ano ba sabi sa Genesis chapter 3 verse 15? Ito ang sabi, di ba? I will put enmities between you and the woman. Yung woman na tinutukoy dito ay si Mama Mary. And your seed and her seed, she shall crush your head and you shall lie in wait for her heel. Ito yung sinasabi sa verse, what the enemy meant to harm us, God will meant it for good. Why? Because, di ba, ang naging susi ng kasalanan nun, bakit pumasok yung original sin sa atin, kaya naging mortal tayong mga tao, ay dahil kinain ni Eva yung mansanas because nagpa-deceive siya sa serpent. Nag-iba yun nung dumating na si Mama Mary. Na si Mama Mary ang naging way naman ng salvation. Di ba nakita niyo kung paano mag-work ang Diyos? Na talagang sobra niyang ni-humiliate ang demon, ang devil. Sobra siyang na-humiliate nung dumating si Mama Mary. And how God honor Mama Mary with her humility. Di ba nung tinaas siya ng Diyos, sobra talagang nadurog ang demon kay Mama Mary. And today, meron akong gustong i-share sa inyo na demon's confession during an exorcism. Okay? Real, actual to. Okay? Itong paririnig ko sa inyo. Nangyari to noong October 7, 2019. Disclaimer lang ha, kung medyo matatakutin ka, kung di mo kayang pakinggan to, pwede mong hindi na siya panoorin. Pero kung malakas ang loob mo at gusto mo talaga panoodin to at masaksihan kung gaano talaga ka-powerful ang Hail Mary, tapusin mo tong video na to. Okay, so listen to this video after ng vlog na to. Thank you.
So, yon narinig natin, grabe no, nung alam mo nung habang pinakikinggan ko 'yan, eh talagang sobrang blessed na blessed ako. 'Di ba yung confession ng demon about Hail Mary, God give us the grace every time we pray the Hail Mary that God is protecting us, Mama Mary is protecting us really in praying this Hail Mary. Kaya nga sabi na even na kahit isa lang sa family ang nagpe-pray ng Holy Rosary, 'di ba? He can save all his or her family. Sana after mo mapanood tong vlog na to, after mo mapakinggan 'yan, ay everyday mag-pray ka na ng Hail Mary. At sobra talagang powerful 'yan. And today dahil natapos mo at napakinggan mo yung Demon's Confession, magpe-pray tayo ng cleansing prayers. Importante na mag-cleansing prayer tayo. Okay, i-share ko na rin sa screen na to. Makikita mo sa screen na to yung cleansing prayer. Sabayan nyo ako sa pag-pray ng cleansing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the bare soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mama Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us.
In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen! Pwede mo tong i-share itong video na to sa mga kakilala mo, sa mga colleagues mo, sa mga friendship mo, na alam mo na sobra silang mabibless sa vlog na to. Okay, so after mong panoodin to vlog na to, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, at matulungan mo ko na mas makagawa pa ako ng mas maraming vlog na katulad na to, i-click mo lang yung join button sa baba ng video na to. Meron pala akong gustong bigay sa'yo na libreng training. Actually, this is a financial literacy video na ginawa namin ng aking fiancé. Okay, this is a 3-part video na alam ko na sobrang makakatulong sa iyong finances. At ito mismo yung ginamit ko para makapag-resign ako sa trabaho ko at magawa ko yung talagang gusto kong gawin, which is ito, yung vlogging to share our Catholic faith, yung gawin ko, what I truly love. At nangyari yun nung inayos ko muna yung finances ko. Panonood ko sa iyo yung parang clip or preview para maka-access ka dito sa libreng training na gusto kong i-share sa iyo. Okay, so watch this video. Hi guys! Sobra excited ako ngayong araw na to. Tawin niyo sa akin, bakit? Bakit? Kasi finally natapos na namin yung aming free video series for every Filipino na gusto magbago ang kanilang finances. And ako personally, sobrang imaginary ko dito. Alam ko sobrang magkakaroon ito ng value sa'yo at marami kang matututunan dito. Kasi bakit? Katulad mo, naging empleyado din ako for many years, as in grabe. Yung experience ko, 8 to 5, and paulit-ulit. Minsan, sweldo ka, after mga ilang araw, yung sweldo mo. I mean, tight na tight ka na, hindi mo alam kung paano pa babudgetin yung sweldo mo. And yung panahon na yun, for many years, ganun yung system ko. Doon ako nag-decide na kailangan kong baguhin to, kailangan may magbago. At doon ako nag-seek ng mga information, mentors na tumulong sa akin. And good news, yung mga ituturo namin dito sa video series nito, ito yung mismo yung natutunan ko sa mga mentors ko. At sa experience ko, after nung ganung cycle, finally, nag-resign na ako. Nakapag-resign na ako. I believe I can fly. I believe I can touch. Dahil sa mga information na gusto kong i-share sa inyo sa video series na ginawa natin. Gusto ko naman mag-give back at tumulong din sa mga kapwa kong Pilipino na nag-struggle sa finances. In this video series, we have imparted lessons that we have learned throughout our journey, throughout our financial journey, and where we are now. And these lessons are the lessons that you can apply practically for your life as well. And also, we have made tutorials as well as teachings of basic things of how you can get yourself started. Okay, so kung excited ka na para maka-access ka dito sa free video series namin, gawin mo lang mag-comment ka ng yes sa baba ng video na to. Okay, so comment yes now and we will send you our free video series sa iyong messenger. Okay, so thank you. God bless you more abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.